kaibigan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa Diyos na kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong pinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tuktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo na manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama. Upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhi kay pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa tuwing matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi muling bubuhayin ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi napapahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namamatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaan, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao bukat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybayang dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo ay magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo ay kinapupuutan, ipinagtatabuyan at
inaalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito ay mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo ay magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo ay magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay itong sinabi ng Panginoon. Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Kung ang lahat ng inyong pag-aari, lahat ng inyong kayamanan, lahat ng inyong pera, lahat ng inyong panahon ay ginagamit ninyo lagi-lagi para makatulong sa kapong nangangailangan. At ginagawa ninyo ito bilang pagmamahal sa Diyos. At sa dahilan na ito, naging dukhang dukha kayo. Magiging napakapalad ninyo, sabi ng Panginoon. Bakit kayo magiging napakapalad? Una, sapagkat naging dukha kayo sa pagtutulong sa kapwa na nangangailangan bilang pagmamahal sa Diyos, sapagkat naging dukha kayo, ang Diyos ang mag-aasikaso sa inyo sa bawat saglit. At kung Diyos ang mag-aasikaso sa inyo bawat saglit sa lupa, hindi kayo mangangailangan. Ikalawa, kung namatay kayo, magugulat kayo. Langit kaagad ang inyong pupuntahan. Yan ang dahilan kung bakit kayo magiging napakapalad. Kung lahat ng inyong pag-aari, kayamanan, pera, panahon, iginugugol ninyo sa pagtulong sa kapwa na nangangailangan bilang pagmamahal sa Diyos. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon. Kaya tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos Amang mapagpala, kami ay dumadalangin upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling manglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo sila nawa ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa, upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalaala nawa naming tunay kaming pinagpala, sapagkat nariyan lagi para sa amin si Hesukristo na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Oh, Ama,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami nawa ay dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping pag-aakin. Kami nawa ay itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo na ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo na naglagak sa amin ng katiyakan na nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa ulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahando para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakad ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayagan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Sa langit ng
mapapalad ang nahapis. Ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang mata. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at ibang mga religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sin
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati